sa likod ng makulay na tanawin ng bayan ng Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Matatagpuan ang isang yaman ng kasaysayan at pananampalataya. Ang simbahan ng San Bartolome na itinatag noong ikalabing siyam na siglo. Tinaguri ang isa sa pinakamatatandang simbahan na itinatag sa Pilipinas at itinuring na unang katolikong simbahan sa nasabing bayan. Isa sa mga dinadayong lugar ng mga turista ang nasabing simbahan at maging ng mga mamamayan at mananampalataya na naninirahan sa malalapit na lugar sa simbahan. Ako si Andre Castro at kasama ang aking grupo ay ating tutuklasin ang kasaysayan ng simbahan ng San Bartolome. Pagpasok pa lamang sa entrada ng simbahan ay agad nang bubungad ang makulamang disenyo nito na pumupukaw sa atensyon ng bawat turista at maging mamamayan. Ngayong nakapasok na tayo sa simbahan ay maobserbahan naman natin ang disenyo sa panlabas pa lamang. Ito ay binubuo ng pinaghalong barok at neoclassical na disenyo. Mapapansin din natin ang mga ilang bakas ng modernong disenyo dala ng pag-unlad ng ating bansa at mga ilang pagpapaayos o pagpapareserba nitong simbahan. Ang simbahan ng San Bartolome ay ipinangalan alinsunod kay Saint Bartholomew the Apostle. Makikita naman natin ng kanyang imahe o rebulto sa bandang itaas ng simbahan. Bago makapasok sa loob ng simbahan, ay makikita natin ang dalawang rebulto sa magkabilang gilid ng pinto. Ito ay si Mama Mary at ang isa naman ay si San Antonio de Padua. Pagpasok naman natin sa loob ng simbahan, ay ating makita ang iba't ibang reliyosong disenyo nito na nagpapakita ng iba't ibang pinagdaanan ni Jesucristo nung siya ay nabubuhay pa lamang. Maging ang altar sa harapan ay gawa sa marmol. Si Saint Bartholomew the Apostle o mas kilala bilang San Bartolome Apostle ay kilala bilang patron saint ng Magalang. Tuwing sumasapit ang 24 ng Agosto ay pinagdiriwang ng bayan ng Magalang ang pista upang paalalahanin ang kanyang mga sakripisyo sa pagkalat ng mabuting balita ni Jesucristo. Yung simbahan natin kasi is ano siya, 3 times kasi siya na-transfer. So, the first thing is in April 30, 1605, na-establish siya sa Makapsa. Pero ang nangyari dahil sa natural calamities and also some rebots, napilitan silang ilipat sa San Bartolome na nasa kasalukuyang parte ng Concepcion Tarna. And then, that's after 1734 until 1863, so nailipat, doon nag-stay ang simbahan until such time, nung nagkaroon ng malaking pagbaha noong 1858. So, nag-isip na yung mga tao doon na ililipat na yung, ano, yung mismo sentro ng bayan kasama ng simbahan. And eventually, naglabas na ng kautusan yung mismo papakalakang kolonyal na ilipat mismo ang simbahan na nakabayanan dito sa kasalukuyang sentro dito sa Magalang. Okay, so madaming, actually yung pinaka-main actor dito pagdating sa church history, siyempre yung kura, yung prior, di ba? Actually, yung mga Augustinian, sila ang nag-administer dito sa ating parokya ng San Bartolome since 1605 hanggang umalis sila noong 1898. So, umiikot ang buhay ng parokya sa mga friday. Kasama na rin dito ang kanyang mga local elites kasi kung natin alis yung mga local elites, sila pa rin ang balik pinakamakapangyarihan sa bayan. And at the same time, din yung mga kaparokyanos, din yung mga nagsisimba, kasama na rin dito yung mga namamanata sa ating patron. Ang matibay na pundasyon ng simbahan ang nagpapanatili sa katatagan nito laban sa iba't ibang pinagdaan ng sakuna, gera at iba pa sa nakaraan. Amin ding napag-alaman ang pagtugtog ng kampana ay hudyat ng papalapit na dilubyo tulad ng bagyo upang maalerto ang mamamayan sa paligid nito. Ating nalaman na ang simbahan ng San Bartolome ay may nakakamangang kasaysayan mula nang ito ay tayo. Mula sa panahon ito ay nagsisimula pa lamang sa mga pinagdaan ng mga pagsubok hanggang sa kung ano ito ngayon. Tunay ngang nakakamahang pagiging matatag ng ating simbahan sa likod ng iba't ibang sakuna na pinagdadaanan nito. Patuloy pa din itong nagsilbing tahanan ng mga mananampalataya ng mamamayan ng Magalang at bilang sentro ng atraksyon ng mga turista at maging mamamayan. Talaga namang dapat itong ipagmalaki at ituring na isa sa mga yaman na mayroon tayo. Muli, ako si Andre Castro. Ako si Irish Gardanozo. Ako si Brian Escopete. At ako naman si Francesco Ja.
at ito ang kasaysayan ng simbahan ng San Bartolome hanggang sa muli.